Sige na, Roy, Mabasa po ay nasa linya na po natin. Kapatid Ayan. Po ng Pinaslang na si Percy Lapid. Ano po? Boss Roy, magandang gabi po sa inyo. Good evening, sir. Magandang gabi po, Doris at saka Alvin. Ayan. Opo, okay. Napatawag po kami. Pasensya na po. Hingi po lang po kami ng konting reaksyon sa developments po sa kaso po ng inyong kapatid. Ano po? Una na po dyan, yung paglalagay sa Witness Protection Program dito po sa kapatid na sinasabing middleman. Mukhang may alam yung kapatid na babae, Sir Roy, ano po? Mukhang sinabihan siya ng kanyang kapatid bago pa man napatay ng mga personal na bagay na may kinalaman po sa kaso ng pagpaslang sa inyong kapatid. Yeah, Alvin, mga 2 to 3 days ago, kumontak sa akin yan through Twitter, ano? Hindi, ako naman kasi doon ako naghahatid ng mga balita. But kumontak yan ng through private message. Hindi ko alam ang pangalan, hindi naman niya nilalagay ang pangalan niya. At sinasabi niya nga gusto niya akong makausap. So, kinausap ko naman dahil inaakala ko na baka magbibigay ng informasyon sa akin. So, sabi niya gusto niya akong makita ng in person. Sabi ko, sige, kung natatakot ka, mag-usap tayo sa Viber. So, lumipat ako sa Viber, kinausap ko siya. Ang medyo tumagal yung aming pag-uusap dahil parang hindi sila tiwala sa akin. Ano? Sabi ko nga, ako yung namatayan, ako yung biktima, pamilya kami ng biktima, eh dapat sa amin kayo makipagtulungan. Hanggang inabot kami ng ilang araw, eh hindi ko naman sila mapipilit kung kanino sila mas tiwala. Ano? So, binaubaya ko na yan sa proseso na gagawin namin. Titignan natin kung ano ang sasabihin nila dahil ako'y walang alam sa nalalaman nila. So, nasabi po niya sa inyo kung sino ang nag-utos na ipapatay ang kapatid ninyo o hindi kayo umabot doon? Hindi kami umabot doon eh. Every time na magtatanong ako sa kanila ng informasyon, eh hindi na sila nagsasalita. Dalawang magkapatid dyan na parehong babae, isang mas bata at isang mas matanda sa kanya, no? So pareho sila, pag tinatanong akong informasyon, ay humihinto na kagad silang sumagot. In fact, ako pa ang nag-offer sa kanila ng ilang mga bagay. Nakiusap sila sa akin kung pwede raw iwi yung bangkay ng kapatid nila sa Leyte. Sinabi ko, kaya ko namang ipakiusap yan, pero sabi ko, sana makakuha kami ng kooperasyon sa inyo. So kahapon, nagkita kami ni Secretary Boying Rimulya at isa yan sa mga pinakiusap ko na kung pwede, ang pakiusap ng pamilya ay maiuwi yung bangkay ng kapatid nila sa Leyte. Pumayag si Secretary Rimulya, in fact, sabi ni Secretary Rimulya, sagot niya na yung mga gas using, kung ano man ang gastos na magkakaroon ano, sa pag-uwi. Beyond that, pumayag din si Secretary Rimulya na mag-conduct ng second autopsy through Dr. Raquel Fortun. So, nakiusap sa akin, hanggang kausap ko yung isa sa mga magkapatid na yan. At nakiusap pa sa akin na kung pwede raw ay sa pagdala ng bangkay din sa autopsy, kung pwede niya makita yung labi. Ay inayos ko rin po yan sa NBI at sa opisina ni Secretary Rimulya. Subalit nung okay na lahat, biglang nagsabi sa akin, wag na lang daw po. So hindi ko alam anong intensyon ng magkapatid na ito. So ay kung saan sila palagay, ako naman eh, ang hinahanap naman natin pare-pareho rito ay justisya, no? Pero sana eh, makipagtulungan sila, kami po yung biktama. Tandaan nila yung kapatid nila, yun ang nag-utos dito sa alleged gunman, napatayin si Percy Lapid. Yeah. Pero Roy, sandali lang muna, ikaw ba'y naniniwala dito sa impormasyon na meron itong magkapatid na ito? O nagdududa ka rin ko? Kasi parang lumalabas hearsay yun, di ba? Sinabihan daw siya ng kapatid niya bago na natagpo ang patay. Alvin, that is their story. Kasi kailangan makorroborate yung mga istorya ngayon, kagaya nung sinasabi ng gunman. So, when you say this case is solved, malayo pa tayo dyan sa punto na yan. Ano? In fact, yung dalawang magkapatid, tingnan natin kung titindig niyang kanilang testimonya. No? Kung sinasabi nilang kinausap sila ng kapatid nila bago namatay, pakitinggan natin. Ako naman, ayokong magusgan ng patapos. But you will see, gusto ko silang talaga makausap. Kaya lang, parang hesitant silang makipag-ugnayan sa akin. Eh sila naman itong kumontak sa akin, hindi ko naman sila kilala. Correct, correct. So sa ganyang klaseng development po, Sir Roy,
sa palagay niyo ba makakausad pa ba itong kaso ng inyong kapatid? Makukuha pa po ba natin ang tamang impormasyon kaugnay po ng pagkakapaslang sa inyong kapatid? Ako naman po, hindi pa rin nawawalan ng tiwala sa ating sistema, no? Kaya nga po sumailalim kami sa sistema ng gobyerno. Dahil kami po mga mabubuting mamamayan. Hindi naman po kami hindi kami lumalaban sa gobyerno. Kami nagpapasakop, nagpapailalim sa sistema. Naniniwala kami may mararating to kung matutukoy natin yung mga talagang may partisipasyon dito sa kasong ito, no? Kasi maraming pwedeng mangyari in between dito sa kasong ito. Maaaring may mga lumabas dyan na mga false witnesses. Hindi ko man sinasabing mga false witnesses ito. Pero sa ganitong kalaking kaso, lahat ng posibilidad ay pwedeng mangyari. Kagaya nung sinasabi na 160 ba yun? Na persons of interest. Correct. Napakalawak ng tinitignan natin na yan. So, lahat yan, idadaan naman sa paglilitis. Ano? Kaya hayaan ko ang korte na bumisisin sa mga impormasyon na ating tinatanggap. Tama, nabanggit mo yung 160 persons of interest, Roy. Ano? Kasali pa na dyan si Bantag, yung pinuno dyan sa Bilibid prisons. Ano po? Sa iyong pagkakaalam, maraming beses ba itong naging subject ng komentaryo at nabatikos ng inyong kapatid nung siya nabubuhay pa? May ilang segment doon sa programa ni Percy na nabanggit yan, at meron ding mga segment doon na merong sinasabing isang official ng DOJ, because ang view core ay under ng DOJ, na sinasabing nagkamal ng maraming salapi at saka pag-aari. So hindi ko alam kung yun ay magkakaruptong, but definitely si Bantag was mentioned in at least one or two of the episodes na sinasabi ni Percy. But just the same, open po ang isipan ng aming pamilya sa lahat ng posibilidad. We do not want to limit yung mga possibilities to one person, to two persons, but open po kami. Gusto namin tignan lahat yan kung ano ang ibibigay sa amin ng mga nag-iimbestiga kagaya ng police, ng NBI, at saka ng CHR. So at this point, Roy, sa iyong pananaw, lumilinaw ba o lumalabo kung sino talaga ang utak sa pagpatay ng kapatid mo? Malayo pa tayo dun sa punto nun, Alvin, kasi sabi ko nga, yung lumilitaw na ating parang nagsasalita lang ay itong alleged gunman. Lahat yung mga hawak ko na pieces of information ay puro galing sa kanya. Nakausap ko siya, nakaharap ko, nakita ko yung kanyang salaysay. Kaya nga sinasabi ko na naniniwala ako sa sinasabi niya base sa investigasyon na ginawa ng police. Pero hindi ako 100% sure na siya nga yung gunman. Kasi yung pagkakakilanlan ay ibang expertise ang kailangan niya. Hindi naman ako eksperto sa ganyan. Kayaan ko na ang korte siguro na tumingin sa mga bagay na yan. But yung mga sinasabi niya naman ay nag-judge sa upaunang investigasyon na sinagawa ng police. Opo. Sir Roy, kamustahin ko lang naman ang pamilya Mabasa. Ilang araw na po ang nangyaring trahedya sa inyong pamilya. Kumusta po ang inyong pamilya at ang inyong seguridad? Pupunta muna tayo, kumustahin natin yung mga anak ni Percy at yung asawa niya. Opo. No? Opo. Hanggang ngayon ay nagdadalamhati pa sapagkat sobrang lapit ng pamilya na yan sa isa't isa. No? Hindi naghihiwalay yan sa araw-araw, kumakain yan ng sabay-sabay. Ipinagluluto sila ng ama nila ng pagkain. Alam mo, at masyadong malalapit yan. Kaya I can only understand kung gano'ng kalalim yung sakit na dinaranas ng pamilya. Pati yung siguridad nila at namin ay nako-compromise din dahil nakakatanggap kami ng mga death threats from day to day. Ano? At saka mga pangungutsa sa Facebook. Pero lahat ito, kakayanin po namin ito para labanan itong kung ano man ang dapat labanan at makita natin yung dulo kung sino ang mastermind behind dito sa pagpatay kay Percy. Sino po nananakot? Kapit lang po, kapit lang. Sino yung nananakot? Sino yung nag-issue ng death threat? Kilala nyo po ba? Alam mo, napaka-brazen ng mga pananakot this day sa yung may tumatawag, may nag-text, may pumupunta sa messenger, may tumatawag ng video call. Alam mo,
Ngayon ko lang napatunayan na sobrang brazen na ng mga tao ngayon, ng mga mas naman tao, na kaya nilang gawin sikmurahin yung ganyang pananakot sa pamilya. Tataputin ka, anong sabi po? Kayo, anong okay, sabi, Roy? Opo. Ano po ang mga sinasabi? Pinagmumumura ako dahil gusto nila akong pumasok sa mga bait nila eh. Pero pinagmumumura kami at pinatakot kami, napapatayin kami. So, alam mo, yung mga anak ni Percy, hindi po sanay sila sa ganito. Ako'y mamamahayag din, pero yung mga anak ni Percy at pamilya niya, hindi po sanay sa ganito. Kagabi nga lang po, may pumutok lang na labintador o kwitis dun sa kapitbahay. Eh, nagtawagan na po sa akin itong mga batang to. So, you can just imagine kung anong pinagdaraanan na sakit nitong pamilya at tapos meron pang mga nananakot na ganito, no? We do not deserve this. I don't think we deserve this dahil kami po yung biktima. Sana po yung publiko yan lalo. Yeah. Sige, are you asking for security? Oo. Roy, for the family and you? Yung local police po sa amin, yung Las Piñas, ay nagpo-provide naman ng security dun sa labas ng perimeter ng bahay ni Ka-Percy, no? Subalit, itandaan po natin na hindi na po normal ang buhay ng mga ito, no? Hindi na rin sila masyadong makalabas dahil ako na rin na nagsasabi na huwag natin i-compromise yung ating safety dahil hindi natin alam ang mga kalaban natin. Especially na hindi pa natin matukoy kung sino po yung mga mastermind o mastermind dito sa pagpatay. Hanggat nandyan po sa labas ang mga yan, meron pa rin mga suspect na mga on the loose. Hanggat nandyan sa labas ang mga yan, ay hindi po mapapanatag ang aming kalooban. Tama, tama. Ikaw mismo, Sir Roy, siyempre, doble ang pag-ano mo sa iyong seguridad, hindi po ba? Eh, hindi na nga rin po ako makapag-function ng normal function. Sa tulong lang ng ilang kaibigan, tayo po yung nagkakaroon ng pagkakataon na makalabas. Pero iniiwasan na po natin na mabasa yung ating ginagawa sa araw-araw. Ano? Sapagkat ganun ang ginawa nila kay Ka-Percy. Inabangan ng dalawang linggo, pinantayan, labas-pasok, tinignan ng sasakyan, tinignan yung mga nakakasama araw-araw. So yung pagpaplano nila eh, ayaw nating maulit yun sa ibang sa mga miyembro ng aming pamilya. Okay. So, buhay pa naman ang pag-asa, Roy, ano? Tiwala ka pa rin na pasasaan ba ay makikilala natin yung utak dito? O unti-unti ko na nawawala ng pag-asa? Alvin at Doris, ano, kasi nagsisimula pa lang naman namin. Kanina po, nagkaroon ng preliminary investigation ng Department of Justice at kumarap nga yung suspected gunman. Naghain siya ng additional confessions. I'm not at liberty to discuss kung ano yung mga nasa loob ng additional confessions niya, no? Subalit, ang payo sa akin ng abogado ay may nakita silang mga karagdagan, ano, na informasyon. But nevertheless, siguro sa mga susunod na araw ay lalabas naman ang mga yan. But I'm still hoping na we're still praying na yung sistema ay gugulong at ipakita dapat ng Pilipinas na talagang may justisya dito. Kasi isa sa issue yan sa international community na hindi gumugulong ang justisya rito. Yeah. You think taong gobyerno o pribadong tao ang utak sa pagpatay ng kapatid mo? Mahirap magtukoy sa ngayon, ano, Alvin, kasi merong ginagawang pagsisiyasa o investigasyon ang police o yung mga follow-up operations. Baka magkamali ako ng pagbigkas dito ng pangalan ay ako pa ang... No. I'm not asking you to mention the name. No. Ang tinatanong ko lang is taong gobyerno. Ibig sabihin, government official ba? Most likely. Or private individual ang utak nito? Mahirap. Ang binabanggit nila ay 160 persons of interest. So, para akong lumalangoy sa karagatan dito sa hinahanap I understand. Okay. I understand. Thank you, sir. You take care. Maraming salamat, Sir Roy. Maraming salamat po at sa pagkakataon nito. Magandang gabi po. Ingat po kayo. Ingat. Ginoong Roy Mabasa po, ang kapatid ni Percy Lapid.